rise, who strengthened me. Amen. Unlimited. All things, we can do all things through Christ. Amen. Kaya patuloy po natin awitin yung Word of God, patuloy natin i-speak ang Word of God sa buhay natin, at ito po yung magmamanifest sa buhay natin. Through you, I can do anything. I can do all things, but it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Impossible. Let us clap our hands for God. Yes. Nothing is impossible. Through you, blind eyes.
You said in your word that you are the God of all place and nothing is impossible to you. Amen. For the heaven is your throne and the earth is your footstool. We serve and we praise and we worship the great big God who owns everything, the Alpha and the Omega. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. Oh, God, we pray for the spirit of worship. Continually set our spirit free into worship, O God. And allow us, O Lord, to come into your holy of holies, O Lord God. Let our praise and let our worship become a sweet aroma of worship that comes to your throne, O Lord, that touches your hearts, that bless you. Walang ibang Diyos kundi ikaw lamang, Panginoon. Sino ang iyahalin tulad namin sa iyo, O Lord God? Wala. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na may lalang at langit at lupa. And now we are here, Lord, we worship you. Not because you bless us. Not because you save us. Part lamang po yun, Panginoon. But we worship you because you are God. We worship you because of who you are, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ano man po, Panginoon, ang mangyari sa buhay namin, we will choose to trust you because you are the sovereign God. You are in control, Lord. Hallelujah. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. Oh yes, Lord, you are in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, Lord. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. Lift my hands to heaven. Hear my heart surrender and tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and sing. In you I find my rest, you are in control. Oh yes, Lord. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning. You're the beginning.
Lord, oh, and though the seas are raging, you will speak them fading, and you are God, my God. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, fill my soul again, you are God. Oh yes, that's what you are, Lord.
God alone, O God. And besides you, Lord, there is nothing, there is no. Ikaw lamang ang Diyos na sinasamba namin sa lugar na ito. Ikaw lamang ang Diyos, ang nag-iisang Diyos na pinaglalaanan na aming pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba. Kaya Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo po ang lahat-lahat ng papuri, lahat-lahat ng pagdakila, lahat-lahat ng pasasalamat na tatangi lamang sa nag-iisang pangalan, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos na magsabi ng Amen and Amen. Amen. Let us give our very best clap of ring to our big, great God. We praise you, Lord. We thank you, God. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng salita ng Panginoong Diyos, samahan niyo ako. Basahin natin ang Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Isa pa po. Honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa isa na namang pribilehiyo na makarating sa inyong tahanan upang makasama ang inyong mga anak sa pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Minsan pa po, Ama, kami ay nakikiisa sa lahat ng nilalang sa kalangitan na nagsasabi na ikaw at tayo ikaw lamang ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, sapagkat ikaw ang aming buhay na Diyos. Aming mga pangyarihang Diyos, ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga salita. Ikaw ang Diyos na nasa lahat ng tao. Ikaw ang aming Diyos na kasama namin sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na siyang nakakakita ng lahat ng bagay. Tunay na walang bagay o walang anuman na nagaganap sa mundong ito na ligid sa iyong kalaman. Nakikita mo ang aming mga pinagdaraanan, nakikita mo ang aming mga panihirap, maging ang aming mga pagtatagumpay. Kaya naman po, Ama, sa umaga nito, patuloy kami nagpapasalamat sapagkat ikaw mismo ang siyang nag-aaniyaya na kami ay lumapit sa trono ng inyong biyaya upang kami makasumpong ng inyong abad. Ikaw din po ang nagsabi mula sa iyong hinasalita na ilagak namin ang aming mga kabigatan sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na kumakalinga. Kaya naman po, Ama, narito ang inyong mga anak. Ikaw ang higit na nakakakita at nakakaunawa ng kanilang mga pinagdaraanan. Sa mga kapatiran namin na may kabigatan sa kanilang puso, ang kapayapaan unawa ang siyang maghari sa kanilang mga puso. Sa mga kapatiran namin na nangangailangan ng karunungan, ang karunungan na nagmumula sa inyo ay mapa sa kanila. Sa mga pangangailangan na mga kayo po ang patuloy na tumugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sarap pong balikan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Kung ang mga ipon na nabibili sa maliit na halaga ay inyong kinakalinga, then how much more your children, oh God. Thank you, Lord, for this great assurance na ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga, ang iyong aaruga sa iyong mga anak ay tunay na aming maasahan sa iyo. Maraming ang at sa inyo rin po, Ama, nais namin itagubilin ang mga kapatiran namin na may karamdaman. Father, we acknowledge that you are a Jehovah Rapha, O God. Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. At tulad ng iyong katanungan kay Propeta Jeremiah, meron bang bagay na mahirap sa iyo? Meron bang bagay na hindi mo kayang gawin? Ikaw ang Diyos na nakaka
Ama, nais din namin panalangin ang gawain dito sa iglesia. Salamat po sa patuloy na pagbubukas mo ng pintuan ng iba't ibang mga gawain para sa aming church. At salamat din po sa mga kapatiran, sa mga anak mo na willing na magpagamit para po sa iyong kalangalatan. Lord, pagpalaan mo po ang lahat ng ministeryo na meron ng aming gawain. Ang aming pagsamba every Sunday, ang aming prayer meeting. Bless you po ang aming mga good group, ang mga tagapangunan ng mga grupo nito at ang mga grupo nito. Nais namin panalangin ang aming discipleship program. Patuloy nawa na lumalim ang bawat isa sa amin sa pagkakilala sa iyo. Ang aming mga gawain na pagbabahagi ng mabuting balita, ang aming coffee ministry, ang aming basketball for Christ, ang aming computer programming tutorial, at ang aming student center, at nawa patuloy na magsamo yung aming campus ministry. Lord, lahat po ng ito sa inyo ay aming pinagkakatiwala. Yamang ikaw ang nagkaloob na sa aming nakatiyakan na ikaw din naman ang siya mag-i-enable sa mga anak mo upang maisagawa at maging matagumpay ang gawain nito ng pag-iisyo. Lord, sa aming pagsamba ngayong umaga, patuloy na inihingi namin ang pamumuno at pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At yamang wala kami kakayahan sa aming sarili, inihingi po namin ang pamumuno ng Banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, kababaan mo na tanggapin ang mensahe mo ngayong umaga sa ikalulugan. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kinakabahan po ako, hindi ko alam bakit. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa serye ng 10 utos ng ating Panginoong Diyos. At sa kapakanan ng nakararami at marahil, yung iba sa atin ay nakalimutan na rin po, let's review kung ano man yung bagay na ating natalakay ng mga nakaraang pag-aaral. In the first commandment, we learn that God does not want to be the chief thing in our lives. No, He wants to be everything. Kaya nga sabi niya, there should be no other God. Anumang bagay na itaas natin higit sa ating Panginoong Diyos ay masasabi natin na idolatry. That is why in the second commandment, no, God tells us that we must worship Him as He is. We cannot make our own God. Ang tawag po natin dyan is idolatry. So do not make any graven images. Do not worship idol, a man-made God. Then we studied the third commandment. Sabi nga, do not use the name of God in vain. Ang tanong is bakit? Because God's name reflects His nature and it speaks of His characters, reputation, and it speaks salvation. So ito pong utos na ito ay nagpapaalala sa atin na bilang mga anak ng Panginoong Diyos na tinatawag na Kristiyano ay dapat ding mamuhay ayon sa pagkatawag sa atin sapagkat daladala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sulat ni Apostle Pablo na huwag nating hayaan na mapintasan ang pangalan ng Panginoong Diyos dahil sa klase ng pamumuhay na meron tayo. So, hindi lamang sa salita, maging sa ating pamumuhay, napakahalaga na pahalagahan natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Then, yung nakaraang pag-aaral, dalawang Sunday nating tinalakay, ang ikaapat na utos, remember the Sabbath or observe the Sabbath. We learned that Sabbath is a sign for the Jews. Therefore, it is not applicable to us Christians. That is why we do not worship on Sabbath or Saturday, but on the Lord's Day. So kaya mas magandang magbatian tayo ng Happy Lord's Day or Sabbath, or Sunday na tinatawag natin. On Sabbath, we remember or recognize that God as the creator of all God is the creator of all things.
at nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan lamang ng 6 na araw at sa 7th araw siya ay nagpahinga. So yung tinatawag natin na Sabat. Kung sa Sabat sila ay nagse-celebrate out of fear to na ma-violate nila yung command ng ating Panginoong Diyos na madalas ang kabayaran ay kamatayan, ngayon tayo ay nagtitipon-tipon sa pangalan ng ating Panginoong Diyos dahil mahal natin ang ating Panginoong Diyos. We want to worship Him. We want to remember the great, yung kanyang muling pagkabuhay. Kung paano niyang ipinagkaloob sa atin ng kaligtasan sa pamagitan ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. And I hope makita natin yung difference. Yung isa, ang motivation niya is takot. Pero ngayon, tayo ay sumasamba na ang motivation natin ay pag-ibig sa Panginoong Diyos. Pagpapasalamat sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. So kung lagi nating babalikan ang ginawa ni Kristo para sa atin, ng Diyos para sa atin, I believe walang dahilan upang hindi tayo magtipon-tipon sa araw ng Panginoon upang sumamba at magpuri sa Kanyang dakilang pangalan. So dun po sa mga nakabis ng ating mga messages at nagdanais na mapakinggan, pwede nyo naman pong panoorin sa ating FB page o sa GCF Bulacan page, no? Now, this morning, let's continue our series of messages and we are on the fifth commandment. Fifth commandment, honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Now, this commandment must be taken seriously. Dahil binigay ang utos na ito hindi lamang sa Old Testament, ito rin ay binigay sa New Testament. At pinakita rin sa salita ng Panginoong Diyos na itong obligasyon, itong tungkulin ng mga anak para sa kanilang magulang ay pundasyon ng anumang relasyon na bubuuin ng isang tao sa kanyang lipunan na kinabibilangan. If you will notice, after the Lord gave the 4 commandments, in relation to our relationship with our God, then the next commandment is our relationship with other people. But He started doon sa relationship na meron tayo sa loob ng ating tahanan. So, ibig sabihin, lahat tayo, kung magiging tama ang ating pagtugon sa utos ng Panginoong Diyos na ating bigyang parangal, pagpapahalaga ang ating mga magulang, ito ngayon ay tutuloy-tuloy sa anumang relasyon na ating bubuin sa labas ng ating pamilya. Kung ako ay mayroong paggalang, pagrespeto sa aking magulang, magiging madali para sa akin na magkaroon ng paggalang at pagrespeto sa aking mga guro. Magiging madali para sa akin na magrespeto, gumalang sa aking mga amo. Magiging madali para sa akin na magrespeto sa mga taong nakaupo sa lipunan. Sa madaling salita, yung command to honor your mother and father is the foundation of any relationship na bubuuin ng isang tao sa mundok na kanyang ginagalawan. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, bago niya ibigay yung lahat ng iba pang utos na may kinalaman sa relasyon sa ating kapwa, ang una niyang binigay ng tiin yung relasyon na meron tayo sa ating mga magulang. Natutuwa ako dahil maraming bata po ngayon. Gusto ko sana kayong tanungin, kamusta ang inyong relationship with your parents? Parang nangingiti-ngiti yung ibang nanay at tatay. Parang ano kaya, no? So I hope and I pray na after nating mapag-aralan ang utos na ito ng ating Panginoong Diyos, ay magkaroon tayo ng bagong pananaw, mas tamang pagtingin kung paano dapat nating itrato ang ating mga magulang bilang mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang dakilang utos. So, just what I have said a while ago, this command, this fifth commandment, hindi lamang binigay sa Old Testament, it was also given in the New Testament. In Ephesians chapter 6, verses 1 to 3, it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with you and that you may live long on the earth." Kaya naman masasabi natin ang pagpapahalaga o respeto sa ating mga magulang ay isang utos na hindi dapat baliwalain ng mga tao na may pagkakilala sa Diyos, sapagkat ito ay
binigyang pagpapahalaga hindi lamang sa lumang tipan, ganun din naman sa bagong tipan. Pero sa isa pang mahalagang dahilan ng pagbibigay diin sa ikalimang utos ng Diyos, na ito ng Diyos, ay ang katotohanan na ang pagpapahalaga o respeto sa ating mga magulang is one of the highest callings and the greatest task that we face in life. Ulitin ko po ulit. Isa pa sa mga dahilan kung bakit binigyang napakahalaga na itong utos na ito, sapagkat ang utos, ang ikalimang utos, ang isa sa pinakamataas na pagtawag sa buhay ng lahat tayo bilang mga anak, lahat naman tayo anak, no, masasabi na anak, no, isa ito sa pinakamataas na tungkulin ng bawat isa sa atin habang tayo ay nabubuhay. There are two great tasks in life to which most of us are called. Number one, the bearing and raising of children. To bring them from the absolute dependence of the womb to the independence of adolescence to the maturity of adulthood. Bilang magulang, it is our responsibility, it is our task na palakihin natin ang ating mga anak ng maayos hanggang sila ay ating bitawan. Pero yung isa pang napakahalagang tungkulin, yung pag-aalaga naman sa mga magulang. The caring of our own parents in their declining years. At ito, medyo mabigat ito. Sapagkat, kung sa pag-aalaga ng bata, tanungin ko muna, ano ang mas madali? Mag-alaga ng anak o mag-alaga ng magulang? Imagine niyo po ito. Yung magulang, pag nag-alaga siya ng bata, nandun ang kasiyahan, nandun ang excitement. Bakit? Kasi nakikita niya, nagsisimulang magsalita, nagsisimulang gumapang, lumakad, and then mag-aaral, makikita niya yung growth doon sa bata. At kung paanong natutupad yung pangarap na meron ka doon sa iyong anak, hanggang siya ay magkaroon ng sariling pamilya. Pero sa pag-aalaga ng magulang, napakahirap. Parang bumabalik siya doon sa pagkabata niya. Yung isa pataas, yung nanay, yung magulang naman, pababa. Nandun ang pag-aalaga, pagtitimpi. Habang tumatanda pa naman, nandun nagiging makalimutin, paulit-ulit, lahat ng mga bagay na yan. Tapos ang pinaka-end po niyan, kamatayan. That is why hirap na hirap tayong mag-alaga ng ating mga magulang. At kung papansin niyo po, maraming mga aklat na naisulat patungkol sa pag-aalaga sa anak. Pero very seldom ka na makakita ng aklat na tumutukoy sa pag-aalaga sa kanilang magulang. Agree? Meron na ba kayo nabasa na aklat kung paano ating itatrato ang ating mga nakakatandang magulang? Wala. Pero yung Bible, binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng pagrespeto at pag-aaruga ng anak sa kanyang magulang. In fact, in Malachi chapter 1, verses 6 to 8, sabi ng Panginoong Diyos, siguro maganda, tingnan po natin. Malachi chapter 1, verses 6 to 8, no? Sabi rito, a son honors his father. Ang nagsasalita po rito ay ang Panginoong Diyos, si Yahweh, and a servant his master. Then if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my respect? Says the Lord of hosts to you, O priest who despised my name. But you say, how have we despised your name? You are presenting defiled food upon my altar. But you say, how we defiled you. In that you say, the table of the Lord is to be despised. But when you present the blind for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and sick, is it not evil? Why not offer it to your governor? Would he be pleased with you, or would he receive you kindly? Says the Lord of hosts. What is my point? Here, the Lord, no, parang inahilintulad niya yung kanyang sarili sa isang magulang na kung saan ibinibigay ng anak yung respeto para sa kanya. Pero sabi niya, pero imbis na respeto ang ibigay niyo sa akin, pambabastos ang inyong ginagawa. Pero sagot ng mga priest, paano ka namin binabastos? Pag kayo'y nag-o-offer ng mga tira-tira, kapag kayo'y nag-o-offer ng mga, sabi nga, may kapintasan, hindi ba pambabastos yan? Mga anak,
usually, pag nagbigay tayo sa magulang natin, yung bang best o yung mga tira-tira lang? So it's one way to give honor to our parents. Remember, nung pinalalaki na tayo ng mga magulang natin, ang ibinibigay nila sa atin, yung best education, di ba? Kung ano man yung mga merong mga laruan dyan, best toys, lahat. Gusto nating ibigay yung best para sa kanila. Nauna sila ngayon ay tumanda na, I believe they deserve to receive the best from us bilang mga anak niya. Agree? Parang ano, agree ba kayo? Parang ang nag-a-agree lang yata yung mga magulang, pero alam mo lahat kayo, anak kayo eh. Di ba? So we really have to honor our parents. Now, maaari rin natin idagdag na dahilan sa kahalagahan ng pag-aaral ng ikalimang utos sapagkat sa totoo lamang po, namumuhay na tayo ngayon sa panahon na ang pagpapahalaga sa mga magulang ay hindi na ganun kalalim. Yung pagrespeto sa mga nakakatanda, hindi na ganun kalalim kung ikukumpara natin sa mga nagdaang panahon. I believe si Kuya Roy, naabutan niya pa ito, no? Pag noon, pagka merong nakatayo sa sasakyan, anong gagawin ng mga nakakabata? Tatayo yan, paupuin yung mga matatanda, di ba? Ngayon, pag merong matanda, merong buntis, nagtutulog-tulugan. O kaya merong, di ba? So, ganun na tayo ngayon. Noon, pagka merong kang kausap na mas matanda, ang pagrespeto ng pakikipag-usap mo sa kanila, may paggalang. Eh ngayon, alam mo yun, sa totoo lang, naririndi ako pag nakakarinig ako ng bata na pagkausap niya yung mas matanda sa kanya, parang ang kausap niya lang eh, bata din. No? We should respect, no? Yung ating mga magulang at lahat ng mga nakakatanda sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, yung fifth commandment is the foundation of any relationship na bubuuin natin. Kung paano natin tinatrato ang ating magulang, magre-reflect siya pag nando na tayo sa labas. And then, idagdag pa natin dyan ang maraming bombarded tayo ng iba't ibang mga pananaw ng tao sa social media na ang basihan ay pansariling interest lamang. So we really have to go back to what the Bible says, no? How we should treat our parents. That is why I believe this topic is very important for us to discuss since the Bible included it in the Ten Commandments. Sabi ko sa wife ko, mahal, mas maganda siguro kung i-discuss yung fifth commandment ng hindi preaching. Mas maganda kung parang, ano ba tawag dyan? Kagaya ng ginagawa natin sa discipleship, merong question and answer. Pwede kayo magtanong? Gusto niyo magtanong habang nag-preach? So, para mas maging malalim yung pag-aaral. So, question, how should we honor our parents? In what ways we can show our respect and honor to our parents na sa isang banda, pabalik sa pag-respeto natin, pagbibigay nating pagpapahalaga sa ating Panginoong Diyos. Yung salitang honor, galing po siya sa salitang Hebrew word ng ibig sabihin is weight or heaviness. So pag sinabi nating I honor you, pinapahalagahan kita. Mas mabigat yung pagtingin ko sa iyo kumpara sa iba. Sa madaling salita, pag sinabi nating in-apply natin siya sa ating mga magulang, to honor them is to have an attitude of respect for them that stems from the fact that we greatly value them and the contributions na binigay nila sa buhay ng bawat sa atin. Kinikilala natin ano yung ginawa ng magulang natin para sa atin. Tandaan natin na hindi tayo makakarating sa kinalalagyan natin kung wala yung magulang natin. Bagamat maraming mga magulang na walang pakialam sa kanilang anak, mamaya titingnan natin, but generally, ang isang magulang, ganun na lamang ang kanyang pagmamahal at pagnanais na maibigay yung best para sa kanilang mga anak. So let's look at this fifth commandment. First, let's look at the command. Honor your father and mother. In the passage that we have read a while ago, sabi natin, the command is very clear. Honor your father and mother. And Exodus chapter 20 verse 12 is the central passage
on honoring parents. Because this is the first time na binanggit itong command na ito. Pagpapahalaga sa mga magulang. Yamang dito natin unang makikita itong utos na ito. Now, maganda na tingnan natin ang mga nakapaloob sa utos na ito. Obviously, all children are commanded to honor their parents. This is the obligation of every child. Sa madaling salita, para sa ating lahat, itong utos na ito. Kahit na ikaw ay magulang na, I believe meron ka pa ring magulang. Lahat tayo dapat na magbigay parangal, matutunang magbigay parangal pagpapahalaga sa ating mga magulang. Wala ring binanggit na edad sa utos na ito. Walang binanggit na edad sa mga anak hanggang kailan sila magbibigay ng parangal sa kanilang mga magulang. Kung kaya pwede nating sabihin na kahit na matanda na tayo, ay narapat lamang na tayo ay patuloy na nagbibigay parangal o pagpapalaga sa ating mga magulang. At pwede rin nating sabihin na kahit na tayo ay may sarili ng pamilya, no? Just what I've said a while ago, tayo ay anak pa rin na dapat magbigay parangal sa ating mga magulang. Parents are given a secondary authority over children, but they are endowed with perpetual honor. Anong ibig ko sabihin? Habang nandoon sa loob ng tahanan ang isang anak, yung authority ng tatay, ng magulang, yun yung sinusunod. Pero darating ang time na sila magkakaroon ng pamilya. So yung authority na yon, nawawala siya sa isang banda. Kaya nga yung command ng Genesis chapter 2 verse 18, once na tayo ay magkasarili ng pamilya, humiwalay tayo sa ating mga magulang. Para nang sa ganoon, yung authority na dapat nating i-exercise sa loob ng tahanan, e ma-exercise natin. Kasi pag nandun pa rin tayo sa tahanan ng ating mga magulang, yung authority, yung magulang pa rin natin. At sa isang banda, maraming mga issues. Siguro next sa ibang topic pag-usapan natin. But the Bible is very clear. Once na ikaw ay mag-asawa, then the principle of cleaving and living is supposed to be ay may apply ng bagong mag-asawa. So, yun ang isang bagay na napaka-ganda rin siguro na ma-practice po natin. But, tingnan nyo, pag lumayo na itong mga anak na ito, yung authority ng magulang, nawawala na rin. Kasi ang may authority na ngayon, yung husband, doon sa bagong pamilya. Pero yung respeto, hindi nawawala. Nakuha niyo po? Kahit na sila ay may sarili ng pamilya, yung paggalang at respeto dun sa magulang, hindi natatapos, hindi napuputol. Yung kanyang pagiging magulang authority sa isang banda, merong limitasyon, pero pagdating doon sa pagbibigay respeto, nagpapatuloy. So no matter how old or how mature and independent we become, God still says, listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. Proverbs chapter 23, verse 22. So the respect, the honor, still applicable kahit na tayo may sarili ng pamilya. Isa pa po sa mapapansin natin sa utos na ito ay walang specific na pamamaraan o pagsasagawa kung paano natin pararangalan at irirespeto ang ating mga magulang. We need to go to other passages to determine how we are to give honor and how we will be able to dishonor our parents. So unahin natin yung pag-dishonor. Handa na po ba kayo? Mga kids, kung i-apply natin to sa panahon natin, palagay ko mauubos ang mga anak. Pakinggan natin, no? We dishonor our parents, obviously, when we curse them. Pag minura natin yung ating mga magulang. O sabihin natin mga hurting words, negative words sa ating mga magulang. Look at Exodus chapter 21, verse 17. Pwedeng pakibasa ng mga anak? May matitira pa ba? So, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Leviticus chapter 20 verse 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina.
Ito po, matindi po ito. Dahil minsan, hindi lumalabas dito, pero nandito sa utak. Tama? Maaring hindi nagsasalita ng negative, pero pagka nakatalikod, kung ano-ano yung naglalaro sa isipan natin na against sa ating mga magulang. And yet, the Bible is very clear. Sabi niya ganyan, we must not do this kind of attitude sa buhay na, sa ating mga magulang. Dahil yan ay paglapastangan sa kanila na kung saan ay binibigyang pagpapahalaga ng ating Panginoong Diyos. Second, we dishonor our parents when we strike them physically. Exodus 21 verse 15. Pwede pong pakibasa ulit? Antindi, ano? Puro patay talaga eh. Ubus talaga to. Pero ngayon nakakita ako yung mga anak, parang nakikita niyo ba minsan sa Facebook, ano? Yung mga matatanda, sinasaktan talaga. Pero sabi nila, kung yan ay ginawa mo nung panahon ni Moses, tapos ka. Pero unfortunately, maraming mga anak ngayon, mas matapang pa sa kanilang mga magulang. Yung mga magulang takot na sa kanilang mga anak. Noon, ang mga anak takot sa magulang. Makita lang natin yung magulang natin na medyo nakatitig na sa atin. Takot na tayo. Ngayon, iba na. Pag nakita natin sumimangot ang anak natin, takot na tayo. Baliktad na po. But the Bible is very clear. Sabi niya, kung gagawin natin to, ito yung dapat na ibigay sa kanila. Now, I'm not saying na patayin niya yung mga anak. Sinapakita ko lamang kung gaano kaseryoso itong command na ito ng ating Panginoong Diyos. Thirdly, we dishonor God when we rob them. Proverbs 28 verse 24. Pwede pong pakibasa ulit? Ayan, sino sa inyo rito yung mahilig kumuha sa bulsa ng mga magulang nila? Sabi niya, mas masahol pa tayo sa tunay na magnanakaw. Eh, pero yung mo, magulang mo, pinapakain ka, tapos nanakawan mo pa. No? So, pero pag ginagawa po natin yan, dinidishonor natin yung ating mga magulang. Humingi ka na lang. Huwag ka nang kumuha nang walang paalam. Kasi pag nahuli ka pa, mahirap pa, di ba? So, isa yan sa mga pamamaraan ng pag-dishonor sa ating Panginoong Diyos. And I hope, children, no, baguhin natin yung pagtrato natin sa ating magulang. Paano ka sumagot sa iyong magulang? I hope magkaroon ng respeto. Yung pagsigaw, yes, lahat tayo merong problema sa isang bandang pagka na sabi nga eh medyo nainis ka na o ano paman, napapataas na. Then say sorry to your parents kung nagawa mong bagay na yan. Pero I hope and pray sundin natin yung tahasang sinasabi ng Biblia. We must honor our parents. And one way to honor them is to respect them. Huwag natin silang mumurahin, huwag nating mamaliitin ang ating mga magulang, huwag nating pagnanakawan, huwag nating sasaktan. Now, marami pang gawi na unconsciously ay maaring nagagawa natin para na nadidishonor natin yung ating mga magulang. Pero tingnan naman natin ngayon kung paano natin sila mabibigyan ng parangal o pagpapahalaga sa mas praktikal na pamamaraan. Number one, siyempre yung pagsunod. Kapag tayo ay nasa poder pa ng ating mga magulang, under pa tayo ng authority ng ating mga magulang, then yung pagsunod ay isang pagpapahayag ng pagrespeto at paggalang ng mga anak sa kanilang magulang. By obeying their instruction and submitting to their children. So sometimes yung correction medyo masakit, pero we really need that. Kung walang magpapaalala sa atin, maaari tayong mapariwara. Remember yung kwento ng prodigal son? Siguro nung time na yun, parang ang feeling niya, ang sarap na makalaya na sa magulang ko.
Wala nang magsasabi. Wala nang magsasabi ng bawal. Wala nang magsasabi na huwag mong gawin yan. Pero nung time na nandun na siya, ayun, ginawa niya lahat ng gusto niya gawin. Hanggang sa dumating ang panahon na nakikipag-agawan na siya ng pagkain sa baboy. Dahil walang nagsasabi kung ano ang tama at mali, tuloy-tuloy lang yung paggawa niya ng mali na kanyang pinagsisihan bandang huli. So, children, the best way to show your respect, the best way to show that you honor your father or your parents is by obeying their instruction, their command, no? Pagbigay sa mga pagpapasakop sa authority na meron sila. Second, we give honor to our parents by speaking well of them. Another way we can honor our parents is to speak well of them. Anong ibig sabihin? Baliktarin natin. Pag-refuse ng pagsasalita ng masama sa kanila. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon natin na para bang ang pagsasabi ng mga grievances natin ay normal talaga. Masama ang loob mo, lagay mo sa Facebook. Tapos nakabitin pa yan, kaya yung mga kilala, ano nangyari sa'yo, Bes? Ang daming ganon, di ba? Lahat sinasabi natin. But you know what? If we truly love our parents and if we truly honor them, isa sa mga bagay na magagawa natin, yung pagsasalita ng maganda sa kanila, sa ating mga magulang. Sabi natin kanina, we dishonor our parents when we curse them. So, sa kabaliktaran, yung pagbibigay ng parangal sa ating mga magulang, yung pagsasalita ng maganda sa kanila, publicly and privately. Pinagmamalaki natin yung ating mga magulang. Hindi yung sinisiraan natin sila sa ibang tao. Hindi perpekto yung mga magulang natin. Pero kung merong manghigit na dapat na magpapahalaga sa kanila, tayo yon na anak niya. Kung merong mang bagay na dapat na magsasabi ng maganda sa kanila, tayo yon. Ang mahirap, tayo pa yung unang naninira sa mga magulang natin. Ako, yung nanay ko na yan, talaga namang napakaano. Please. And by the way, same is true sa husband and wife. Huwag mong sirain yung reputasyon ng asawa mo, no, sa ibang tao para lang lumabas na ikaw ang tama. Tandaan mo, iisa na kayo ngayon. Same is true sa loob ng pamilya. I remember nung kinasal kami ni Rosel, tuwang-tuwa yung parents niya. Joke po yun, hindi niya nakuha. So, nung time na kinasal kami, kinausap ako ni tatay. Sabi sa akin ni tatay, ang unang-una niyang binanggit sa akin noon, boy, ang pamilyang ito ay hindi perpekto. Pero, sabi niya ganyan, hindi natin kinakailangang ipagsigawan yung baho natin sa loob ng pamilya. Kung meron mang higit, no, na magpapahalaga sa pamilyang ito, tayo-tayo yon. And I hope ganun din po tayo. Huwag nating siraan ang ating mga magulang. Sabihin natin, ipagmalaki natin yung mga magagandang katangian na meron sila. Thirdly, we give honor to them by esteeming them publicly and privately. Kanina, by speaking well of them. Ito naman, by esteeming publicly and privately. Ano ibig sabihin? Para bang, alam niyo po yung mga parents, kasiyahan niya na sabihin, marinig sa anak niya na, alam mo, tay o nanay, yung isa sa mga bagay na ngayon, very helpful sa buhay ko, yung natutunan kong prinsipyo mula sa'yo. Diba, yung pagiging masipag, pagiging masinop, ibigay mo yung best mo, yan yung isa sa bagay na natutunan ko po sa inyo. Ang problema nating mga tao, usually, pagpatay na yung magulang natin, doon tayo magsasabi na, tatay ko, nanay ko, napakabait na tao niyan. No? Ang dami niyang tinuro. Nung nabubuhay pa, hindi natin sinabi sa kanila. Bakit hindi natin sabihin ngayon? Na ito yung mga bagay na na-appreciate natin sa kanila. Marami akong narinig ng mga
Minsan nagpapasabi, et, yung sabi nga ng tatay ko, sabi nga ng nanay ko, now, ngayon, sabihin natin sa parents natin, na-appreciate ko po yung mga bagay na yan na tinuro mo sa akin. By doing that, we honor them. Na siyang utos ng ating Panginoong Diyos. Pangapat, we honor our parents by giving them the assurance that we will not forsake them in their old age. Alam niyo po, kapag tumatanda na ang tao, at lalo na wala pa naman siyang kabuhayan o anuman, nagiging insecure yan. So it is always good na bilang mga anak niya, no, let's assure our parents, hindi ko po kayo pababayaan, hindi ko kayo itatapon sa lansangan. Aalagaan po namin kayo. Doon sa mga in-laws, sa mga asawang babae, asawang lalaki, minsan nakakainis naman talaga yan. Nakasama mo yung mga in-laws mo. But, pag nagkakasal akong, lagi kong sinasabi kagad, hindi mo na siya in-laws, nanay mo na rin siya. Tatay mo na rin siya. Irespeto mo siya, katulad ng pagrespeto na meron ka sa sarili mong magulang. Minsan nakakainis dahil parang gusto mo na meron kayong, lalo na kung matanda na yan, alagain na yan. Pero alam niyo po, wala, saan yung pupunta kung hindi sa inyo? And I believe it is a privilege on our part, children, no, to take care of our parents. Mamaya titingnan natin, this is the only command with a promise. Why? Dahil sa isang banda nga, hindi siya ganun kadali. In the first place, ang tanong ko nga dito, bakit kinakailangan ibigay yung utos? Kasi prone tayo lahat na hindi natin ito magawa. Kaya ang command sa atin is to honor our parents. And then, lastly, we can honor our parents by providing for them financially. Kanina, pag-aalaga. Ito ngayon, financial. Nung tayo yung mga bata pa, no? God expects our parents to provide for them or to provide for us bilang mga anak. Pero, pag tayo ngayon ay mga matatanda na, mga magulang na, at yung magulang natin ay matanda na, I believe maganda rin na ibalik natin yung paghihirap na ginawa nila para sa atin. Tayo naman ngayon ang mag-provide sa kanilang pangangailangan. Ang isang problema ng Pilipinas, karamihan ng Pilipino hindi marunong mag-impok para sa kinabukasan. Lahat inuubos niya para sa kanyang anak. Bigyan ng magandang edukasyon, para sa kanila ito yung kayamanan, magpundar ng gamit para may maipamana. And then sila, wala silang naipon. Pagdating ng pagtanda nila, yung tinatanggap nila na pension, minsan sa SSS, napakaliit lang, pambili lang ng gamot. So kaya wala silang ibang maasahan kundi tayong mga anak nila. So kung hindi natin tutugunan yung kanilang pangangailangan, sino ang magbibigay? Sino ang tutugon sa kanilang mga pangangailangan? Nung mga maliliit pa tayo, just what I've said a while ago, binigay sa atin yung best para makapag-aral tayo ng gusto and then at the same time, maging maayos ang ating buhay. Ngayong ibinigay na ito sa atin, hindi ba tama lang din na suklian natin? Look at 1 Timothy chapter 5, verses 4. Now, maraming tao ngayon na nagsasabi na obligasyon ng magulang na tugunan yung pangangailangan ng kanilang anak. Pero hindi obligasyon ng mga anak na tugunan yung pangangailangan ng magulang. Maaring tama, pero ang sinasabi ng Bible is very clear. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sabi niya, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos. What is the context? Sabi ni Apostle Paul, huwag pabayaan yung mga widows. Remember, the context na meron sila dito for, yung culture nila, kapag ang nagtatrabaho lang usually, yung lalaki. So pag namatay yung asawa niyang lalaki, totally wala, helpless yung babae. Now ngayon, sabi ni Apostle Paul, doon sa loob ng church, supposed to be the church should help the widows. Tulungan yung pangangailangan nito. But sabi niya ganyan, pero kung yung widow na yon, meron pa silang anak at meron pang apo, o sabi niya, sila yung dapat
na tumulong doon sa mga matatanda. Verse 8, anong sabi doon sa verse 8? Kung hindi natin gagawin tong bagay na ito, first Peter, tingnan niyo po, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. Pwedeng pakibasa yung bandang uli? Can you imagine that? We say that we are Christians, we follow the Lord, and yet, yung isang napakalagang bagay, going back to the Ten Commandments to give honor to our parents, nakalimutan natin i-apply. Then anong sabi ni Apostle Paul? Mas masahol pa kayo sa unbelievers. Kung hindi nyo tutugunan yung pangangailangan ng inyong magulang. So one way to give honor to our parents is to provide for their needs. Help them. Remember in Matthew, I think chapter 15, nung time na kinakausap ng Panginoon ni mga Pharisees, mga religious leaders, sabi niya, kayo ay mga hipokrito. Sa kagustuhan ninyo na masunod ang inyong mga kultura, nakalimutan ninyo yung utos ng Panginoong Diyos, binaliwala niyo yung utos ng Diyos. Anong isinasabi ng Panginoon? Sabi niya, marami sa inyo nagsasabi na yung tulong na ibibigay ko sa aking magulang, ibibigay ko na sa Diyos. Wow, religious. Diba? Sa Diyos niya na ibibigay. Pero anong sabi ng Panginoon? Dahil sa inyong mga pag-iisip na yan, binabaliwala ninyo yung utos ng Diyos. Honor your parents. It is one way to give to the work of the Lord, but wag nating kalimutan, we have the responsibility sa ating mga magulang. Tulungan natin sila. So hindi lamang yung anak ang dapat tumanggap, ganun din naman ang mga magulang. Merong isang taong matalino nagsabi, do not let them down because they brought you up. Do not let them down, referring to parents, because they brought you up. Yung pasasalamat lamang, sapat na para mahalin natin at irespeto yung mga magulang natin na nagpakahirap para sa atin. Mga kapatid, marami pa akong gustong sabihin patungkol sa command na ito, but I hope and pray, sapat itong mga talatang ito na sabihin natin na, indeed, no? As children, it is our responsibility and privilege to give honor to our parents. Huwag natin silang bastusin. Huwag natin silang saktan. Ipagmayabang natin ang ating parents. Itaas natin sila. Ginawa nila, binigay nila yung lahat para sa atin. Ngayong tayo ang mayroong opportunity, huwag natin ipag-guide sa kanila. Teachers will come and go. Your bosses, no? Maaring i-hire ka niyan and then magre-retire ka, mawawala ka. Yung mga nakaupo sa posisyon, lahat yan mawawala din. Even as pastors, transient lang kami dito eh. Pero yung parents ninyo mananatili pakailanman. Sila yung makakasama nyo. So let's honor them. Honoring our parents is a picture of our relationship to God. Kaya nga dun sa Malakay chapter 1 verses 6 to 8, binasa natin kanina, no? Kung yung respeto, pagpaparangal, ibinibigay sa magulang, kung ako ay inyong magulang, sabi ni Yahweh, nasaan ang respeto ko? Bilang mga mananampalataya, yung faith na meron tayo, masasabi lang na totoo yan pag nakikita una na sa loob ng tahanan. At magre-reflect naman yan sa loob ng church. Kaya yung mga anak dyan na mas matapang pa sa magulang, medyo i-tone down nyo na konti. No? Huwag mong isipin na ikaw na yung magaling dahil nakapag-aral ka. Hindi naman nakikipagmagalingan ng magulang mo. Ang inihing, ang kailangan niya, respeto bilang magulang niya. So that is the command. Honor your
parents. Second, the consequences, that it may go well with you and that you may live long in the land. Because honoring our parents will often be challenging. God gives us a command and a promise. Hindi madali ang magbigay parangal sa Panginoong Diyos, sa ating mga magulang. Lalo na kung ang magulang natin ay hindi karespe-respeto. But still, walang condition doon sa command. Kaya naman, kung gagawin natin to, merong promise. Ano yung promise niya? Look at yung susunod, that it may go well with you and that you may live long in the land. When Yahweh gave this command through Moses, it refers to the promised land. Pagpasok nila ng Canaan, no, sila ay magkakaroon ng mahabang buhay. Magiging maayos ang kanilang buhay. But look at this. Pagdating ng New Testament, ni-reiterate ito ni Apostle Paul at iba na yung sinabi niya. Look at verse 3, 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Look at this. Which is the first commandment with a promise. What is the promise? That it may be well with you and that you may live long on the earth. Sa Old Testament, specifically doon sa land, promised land. Now, sabi nga niya ni Apostle Paul, ngayon, habang ikaw ay namumuhay sa mundong ito, narito yung maganda, mahabang buhay. Sa ibang translation, ang ginamit dyan is that you may enjoy long life. Hindi ka lang magkaroon ng mahabang buhay, kundi you enjoy it. Isang bagay na mahabang buhay mo, pero masalimuot naman. Pero ang sinasabi niya rito, if we will give honor to our parents, then sabi niya ganyan, the promise is long life and you will enjoy yung life na meron ka. Hindi po sa ano, pero ewan ko sa inyo, meron kayo sigurong makikita na katotohanan sa ilustrasyon na sasabihin ko. Yung sister ni Rosel na panganay, napakalabing sa parents niya talaga. Talagang, pag sinabi ni nanay, nandun kagad siya. Ibig sabihin talagang nandun yung pagmamahal niya. And then nakita ko rin kung paano siyang pinagpala ng Panginoon. Yung brother ko, nung iniwan kami ng father ko, siya yung tumayo na tatay namin. At yung pagmamahal niya sa nanay ko, sobrang-sobra. Alam niyo po, sa amin, pag ikaw ay nagsalita ng tumaas ng boses mo sa magulang mo, yung kuya ko may sampal ka kagad. Pag walang po, dumudugo yung aming bibig. Kaya kung mapapansin niyo po na mahilig ako, sanay ako magsalita ng po, kasi yun ang nakalakihan namin, pagpapalaki ng aking kuya. Pero nakita ko rin ngayon, yung kuya ko, lahat ng anak niya, tatlo doktor. Isang engineer. Maganda rin ang buhay. What is my point? The command, the promise is true, mga kapatid. If we will honor our parents, the promise of God is you will have long life and you will enjoy it. Kabaliktaran, doon sa binasa natin kanina, bastusin mong magulang mo, patay. Magsalita ka na hindi maganda, patay. Pag nakawan mong magulang mo, patay. Now, given na hindi lahat ay nakaluluwag, given na hindi lahat ay kayang tumulong, pero hindi lang naman pinansyal ang pwede nating ibigay sa ating magulang. Yung respeto lamang ay napakahalaga na. At maraming mga magulang, hindi naman humihingi talaga ng tulong, pero kasiyahan nila na may iabot ang kanilang mga magulang. Narinig mo yung ge? Hindi naman yan humihingi. Pero pag yan na nagbigay yung anak, masaya yan. So that is the consequences. If we will obey this command, then the promise is very clear. So to those who honor father and mother, God promises a life and joy and security that others will not experience. At ulitin ko ulit, hindi lamang ito sa Old Testament, ganun din sa New Testament. And lastly, the challenge. Children should seek to honor parents even if they are not worthy of honor.
Siguro sa kanina sinasabi niyo, Pastor, madali lang sabihin yan kung karespe-respeto at kagalang-galang yung mga magulang. Eh, paano kung hindi naman? Oh, the fifth commandment does not say, honor your parents if they deserve it. Bagamat mas madali na ibigay yung pagrespeto at paggalang kung karapat-dapat yung magulang na pagbibigyan. But still, hindi man sila karapat-dapat, we are obliged to honor our parents even if they do not deserve it. Because God commanded us na sila ay ating irespeto, parangalan. Yung iba po sa atin, marahil ay nakaranas ng pang-aabuso sa kanilang mga magulang. Yung iba sa atin, marahil ay hirap na hirap tayo na ma-please yung magulang natin. Marami sa atin ang lumaki sa galit dahil hindi natin naramdaman yung pagmamahal, pag-aaruga ng ating mga magulang. And this is challenging na ibigay natin yung honor sa kanila. But the command still applies to each one of us. Honor your father and mother. The Lord Jesus Christ says, even your enemy, you should love them. Kung galit ka sa magulang mo, turing mo na lang nakaaway. Pero ang command pa rin sa'yo is, love them. Wala tayong pupuntahan. Ang utos ng Panginoong Diyos, maliwanag. Irespeto, mahalin, pahalagahan natin ang magulang natin. So even if it is difficult, we must work at it, no? Now, tatlong prinsipyo ang gusto kong ibigay po ngayong umaga at dito tayo magtatapos. Number one, this is the challenge. Deal with any bitterness and forgive your parents from your heart. Just what I've said a while ago, maaring lumaki ka sa isang pamilya na ibang klase. Puro galit, puro sama ng loob. Nandun ang pang-aabuso ng iyong magulang. But still, palayain mo ang iyong sarili. Patawarin mo sila, no? At ibalik mo yung respeto na inihingi ng Panginoong Diyos sa iyo. Yung balik sa buhay natin, kung tayo ay hindi magpapatawad sa ating mga magulang, most probably yung bitterness na yan, either na mag-reflect sa pag-treat mo sa anak mo, sa pag-treat mo sa ibang tao. Good kung magiging positive sa iyo ang balik. Pero madalas, kung ano yung naranasan natin, eh nagre-reflect sa ibang tao. So kaya napakahalaga na palayain natin yung sarili natin. The command of the Lord Jesus Christ is very clear. Forgive one another as God forgave you in Christ Jesus. Tanggalin natin yung bitterness sa ating puso. Second, demonstrate a godly attitude toward your parents. Kung tayo nagsasabi na mananampalataya, supposed to be tayo yung unang makitaan nila kung ano ang tunay na diwa ng Kristyanismo. Maring hindi ganun kaganda yung ating na-experience sa kanila, pero still, it is our privilege na maipakilala si Kristo sa ating mga magulang. Na may kinalaman din dito sa third challenge natin. Practice deeds of love and kindness toward your parents, even when they mistreat you, with a view to leading them to Christ. Kung tayo nagpapakahirap, mali ba tayong term? Kung ganun ang pagsusumikap natin na madala ang ibang tao sa pagkakilala sa Panginoon, kung meron tayong allowances sa mga tao na sabi na, ay kaya ganyan yan, wala pang pagkakilala sa Panginoon eh. I-apply natin ngayon sa magulang natin. Kung medyo hindi maganda yung kanilang pagkilos dahil wala pa silang pagkakilala sa Panginoong Diyos, iparamdam mo ngayon yung tunay na diwa ng pag-ibig, yung tunay na diwa ng Kristyanismo. Na ang expectation, by God's grace, makakilala rin yung ating mga magulang.
Tingnan niyo po sa 1 Peter chapter 3. Mahal, wala yata dyan. Kung meron po kayong Bible, pwede niyong tingnan. 1 Peter chapter 3 verses simulan natin sa verse 1. Although ang context nito ay tungkol sa mag-asawa, no? Na ang kanyang asawa ay hindi pa mananampalataya. Pero we can apply it, yung principle, sa pag-treat natin sa mga magulang natin na hindi pa mananampalataya sa loob ng tahanan. Sabi niya rito, in the same way, you wives be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Meron kang asawang hindi mananampalataya? Sabi niya ganyan, ito ang dapat mong gawin. Sabi niya, gawin mo kung ano ang tunay na hiningi sa isang Kristiyano, at yung hindi mananampalatayang asawa ay maaring makakilala sa Panginoon dahil sa magandang asal na meron ka. Ilagay natin sa konteksto ng magulang. Meron kang magulang na hindi mananampalataya. Meron kang magulang na nagsasabing Kristiyano pero ang layo ng buhay niya sa pagiging Kristiyano. Sabi niya, yung maganda mong asal ang maaring maging daan para siya ngayon ay makakilala sa ating Panginoon. Mga kapatid, just what I've said a while ago, hindi madali ang fifth commandment, but this is the foundation of any relationship. If we will learn to honor our parents, then it will be easy for us to give the honor to other authorities. And if you will give the honor sa ating magulang na siyang inihingi ng Panginoong Diyos, merong promise ang Panginoon. Ang promise niya, you will have long life. Sa ibang translation, you will have long life and you will enjoy it. Pero hindi ganun siya kadali. Doon papasok ang pagkilos ng Banal na Espiritu at biyaya ng Panginoong Diyos na magawa natin yung utos ng Panginoon. Iba-iba ang ating konteksto sa loob ng pamilya, pero iisa ang utos sa ating lahat. Honor your parents. Sa ating pagwawakas, gusto ko pong kayo ang mag-close. Pwede ba kayong lumapit sa inyong mga magulang, kung nandito ang inyong magulang? And then pwede kayong mag-pray. Please, lapit kayo sa magulang nyo. Kung wala naman yung mga anak ninyo dito, yung magulang, then you can pray dyan sa kinalalagyan mo. Kung meron kang bitter na sa magulang mo, i-release mo. Patawarin mo. Kung meron kang gustong sabihin sa magulang mo na I love you, sorry sa lahat ng pagkukulang ko, sabihin mo. Magulang mo yan, huwag kang mahiya. Ibigay mo, sabihin mo kung anong dapat mong sabihin. Kung na-appreciate mo yung kanyang effort, yung mga sacrifices na meron siya para sa'yo, sabihin mo, Ma, Papa, na-appreciate ko yung lahat ng pagsusumikap mo. Pwede ba? So, bigyan ko po kayo ng 3 minutes. It's 10:25. Tayo po ay manalangin.
Kung yung magulang nyo po ay wala dito, pwede nyo pong i-text, tawagan, ma, papa, sorry for all my shortcomings and I love you. God bless po sa ating lahat. So, in response to God's word, let us all stand. Deuteronomy chapter 5, verse 16, it says, "Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, that your days may be long and that it may be well with you." Sa part na po tayo ng ating tithes and offering. At kung naalala niyo po, last week ay nilapit po natin sa inyo ang GCF San Fernando. So ngayon po ang sa donation po para sa kanila, sa dalawang envelope po yan, isa po ang para sa tithes and offering at sumunod pong envelope ay para po sa donation sa San Fernando Church Building. Kung maaari po, lagyan niyo po ng, kung pwede niyo pong sulatan para sa GCF San Fernando, salamat po. Ito ang sinasabi sa Marcos Kabanata 12, talatang 41 hanggang 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman na naghuhulog ng malalaking halaga. 42.
Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 20 tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyan ay higit sa marami kaysa sa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat na nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay buo niyang kinabubuhay." Tayo po'y manalangin. Ama na nasa langit na may gawa ng langit at lupa, kami po'y nagpapasalamat, O God, sa pagkakataong ito, sa pamagitan po ng Titan Offering at tulong para sa Giuseppe San Fernando, ikaw ay aming papapurihan, Lord, at mabigyan ka namin kaluguran, O God. At patuloy na pagpalain mo, Lord, ang aming mga pinagkukuhanan ng pinansyal, at patuloy na ikaw pong magabay sa amin sa pagbibigay po nito sa gawain ng church. Father God, salamat po sa lahat ng ibinigay sa pangalan ni Kristo Jesus. Pwede na po natin ihulog. Kung nais niyo pong magkaloob ng inyong mga tithes and offering through online, ang mobile banking platforms, maaari po kayong maghulog sa mga bank account na makikita sa ating mga screen. Maraming salamat po. Jesus never fails.
hearts, no mysteries, it's all so cut and dry. On the witness stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get me behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus. Appreciation para sa ating mga pastor. Ito ay hindi lamang pagpapasalamat sa ating mga pastor, kundi pagpapasalamat din natin sa ating Panginoon na siyang nagdala, siya na siyang humipo sa mga puso ng mga pastor na ginagamit niya para sa ating pamumuno, sa pamumuno at paggabay sa atin dito sa GCF Bulacan. So ito po, sama-sama po natin siyang bigyan ng pagpapahalaga ang kanilang buhay na itinalaga para sa gawain sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. So, inaanyayahan ko po na pumanik dito ang mga pastor, Pastor Buboy, Pastor Rodney, Pastor Gege, and Where is Pastor Boyet? Nandito, natanaw ko kanina. Pastor Boyet. Bo. Ganyan din po, pinainayahan ko po ang mga leaders na umpumanik para ipag-pray po natin ang ating mga pastor at muli para bigyan, ilapit natin siya sa Panginoon para sa kalakasan at karunungan na ipagkakaloob ng Panginoon para sa ating mga pastor. Sa gitna po, mga...
Bilang parangal po sa ating mga pastor, kami po ay may inihandang mumunting regalo. Pero mumunti, pero sa palagay ko ay napaka mayroong personal touch sa kanila. And ginawan ko po ng munting tula kasama ng maliit na bibigay ko sa kanila. Meron po ditong, andiyan na si Pastor Boyet. Pastor Boyet. Sige. Darating na lang po si Pastor Boyet mamaya. Unahin ko na po si Pastor Rodney. Ang chicharon para kay Pastor Rodney. Pastor Rodney, dito ka. Ayan. Munting tula. Ang chicharon. Ang chicharon, masarap pero maingay kainin. Gaya ng chicharon, may pastor na maingay din. Ang tawa niya, dumadagundong sa ating mga dingding. Yan si Pastor Rodney, masarap kasama, maiingayan ka rin. Thank you. Kape. Ang kape para kay Pastor Gege. Ang kape. May kaping matamis, kahit matapang ang timpla. Parang isang pastor sa aking pagkakilala. Matapang maghayag ng saloobin niya. Pero ubod ng tamis ang pag-ibig mula sa kanya. Love you, nak. Laing. Ang laing para kay Pastor Boyet. Pastor Boyet, talika. Ang laing. May laing na masarap, may laing na makate. Sa kusinerang batikan, ito'y nakadepende. Sa pagbigay ng payong masarap man, o masakit eh, dyan si Pastor Boyet, isang ekselente. Mani. Ang mani para kay Pastor Buboy. Hayaan niyo pong bookingin ko si Pastor kahit na sandali. Dahil ang buong akala niyo po'y isa pa lang pagkakamali. Katabi ko raw siya kung nag-aaral. Naku, hinding-hindi. Bagkus ang kanyang katuwang ay isang balot na mani. Love you. Hilingin ko po ang buong kongregasyon na samahan po, pag-pray po natin ang ating mga pastor upang sa gayon ay patuloy na magabayan tayo sa kalooban ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa buhay ng mga taong ito, ng mga pastor na pinadala mo rito sa GCF Bulacan. Lord, hindi sila perpekto. Hindi sila lahat matatalino or excellent. Pero alam namin, Panginoon, na ginagamit mo sila, na inaayos mo sila kasabay ng pagtuturo sa aming Panginoon upang sa gayon ang kapurihan mo at ang iyong layunin para sa aming lahat na nandito sa GCF Bulacan ay magkaroon ng katuparan. Lord, humihiling kami sa iyo na patuloy mong gabayan ang aming mga pastor, hindi lamang para sa kabutihan ng naming mga membro rito sa GCF Bulacan, even sa labas pa ng simbahang ito, Panginoon, na magamit ang kanilang
karunungan na ipinagkaloob mo sa kanila upang sa gayon ay marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Samahan mo rin po sila, Panginoon, sa mga challenges na kanilang kinakaharap o kakaharapin dito sa simbahan or even sa mga personal o sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapagamit ng buhay nila. At yun din po ang hinihingi namin sa iyo, Panginoon, kung paano sila nagtatapat sa iyo, Panginoon. At loobin po, tulungan po sila na katagpuin din ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga pangangailangan, at even, Panginoon, ang kanilang mga kabigatan, Panginoon. Lord, sa iyo lamang at sa iyo lamang namin pwedeng ilagak ang lahat ng ito. Pagkat ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na gumagabay at nagbibigay ng pag-ibig at pagmamahal sa amin at sa aming mga pastor. Lord, hawakan mo ang mga pastor namin ito at kung ano man po ang mga layunin mo pa o mga plano mo pa, bigyan mo po sila ng karunungan upang sa gayon magabayan kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Papuri at pasasalamat sa iyo sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Morning po. It is my joy to introduce to you our first-time visitors this morning. Sa atin pong mga bisita ngayong umaga, we welcome you here sa GCF Bulacan. Your presence here this morning is a gift to us, and we are truly blessed to have you join us today. Inaanyayahan ko po kayo na tumayo sa inyong kinauupuan kapag natawag ang iyong pangalan so that we can welcome you. On our list, Jason Maris Borlongan. Welcome po. Irish Castillo. Maria Ella Pagsanhan. Welcome po. Bianca Bautista. Rufa Mangaran. Janelle Sanuan. Welcome. And Yadshira Domingo. I hope this will not be the last time that you'll be visiting our church. Welcome po kayo to attend every Sunday. Aside from the names mentioned, meron pa po ba tayong other first-time visitors? Okay, if wala na po, see you on the following Sundays. And we invite you to visit our visitors' lounge so we'll get the chance to know you even better. And for some of our announcements, programming tutorial, that's every Saturday, 2 to 4 p.m. here at GCF Bulacan. Next is basketball clinic, that's every Saturday, 4 to 6 p.m. Open to 9 up to 18 years old. Third one, discipleship training. That's every Saturday as well, 8 to 10 a.m. here at GCF Bulacan. Followed by student center. That's 12:30 to 5:30 p.m. Tuesdays to Fridays. And coffee ministry every Saturday, 6 a.m. to 7:30 a.m. at municipal ground. Salamat po at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. God bless everyone. Inaanyago po ang bawat isa na magsitayo para sa ating pangwakas na panalangin. Let's pray.
Ama, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian sa natapos na gawain ngayong umaga. Maraming salamat sa mga awitin, sa mga mensahe ng awitin. Salamat po sa pribilehiyo na makapagbigay sa inyong gawain, sa fellowship na meron kami at sa lahat sa inyong bayan na salita. Salamat po sa bawat individual na ginamit mo upang sa pagsasagawa ng gawain ngayong umaga. At tulad po ng panalangin namin kanina, nawa ang lahat ng ito ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan at nakapagbigay ng kaluwalhatian. Sa aming pansamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po kami at ibalik niyo kami sa aming mga tahanan ng mapayapa, ligtas sa aming kapahamakan. At patuloy na samahan niyo kami sa darating mo sa linggo na ito. Bigyan mo kami ng karunungan, kalakasan na nagmumula po sa inyo at magandang kalusugan. At kung hindi mababalik ang aming Panginoong Jesus, ang aming panalangin na muli mo kami ibalik sa lugar na ito at patuloy na magpuri at sumamba sa iyong dakilang sa iyo ang lahat ng luwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus na may panalangin. Amen. God bless you.